mga puno ng kamatayan. Kung nature lover ka, mas gugustuhin mong manirahan sa lugar na napapaligiran ng mga puno. Kung may mga bunga kasi ito, hindi mo na kailangan pang bumili ng pagkain. Anumang prutas ay nakakabusog. Kung may tanim kang gulay, siguradong mas masagana na ang buhay mo sa iba na walang makain. Ngunit kahit na sobra kang nagagandahan sa matataas na puno, ay mayroon akong babala sa inyo. Huwag kayong magtatanim ng magkatabing puno, lalo na kung ito ay magiging mataas at payat. Kapag ipinikit mo kasi ang iyong mga mata, ay mai-imagine mo rin sa iyong isipan kung anong uri ng puno iyon. At siguro naman ay mailalarawan mo rin sa iyong isipan ang itsura ng dalawang matataas at payat na puno, hindi ba? Ang itsura ng puno na iyan ay walang ipinagkaiba sa mga kandila na nakatirik sa lupa o sa kung anumang lalagyan. Siguro naman ay alam mong hindi lang kapag brownout ginagamit ang kandila. Ang kandila rin ay simbolo ng kamatayan. Kaya kung mag-aalaga ka ng dalawang puno sa inyong bakuran, para mo na rin inihahatid sa kanyang kamatayan ang kung sino man ang dadaan sa mga punong iyon. Hindi naman masama kung gugustuhin mong magtanim ng puno tulad ng buko sa inyong bakuran. Dahil masarap naman talaga iyon, kaya lang huwag mo silang pagtabihin. Mas maigi kung paglalayuin mo sila at huwag papantayin ang mga ito. Para sa ganon ay makaiwas sa banta ng kamatayan. Ang mga pamahiin o superstition sa wikang Ingles ay mga paniniwala ng mga matatanda na madalas ay walang batayan at hindi maipaliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Malaki ang nagagawang impluwensya ng mga pamahiin sa ating kultura. Ito ay nakakaapekto sa ating kaligayahan, kalungkutan, kabiguan at tagumpay sa buhay. Ayon sa matatanda, ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa buhay ng tao. Mula pa noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay sinusunod na ito, maging sa makabagong henerasyon, lalo na yung mga nakatira sa mga malalayong lugar o probinsya ay isinasabuhay pa rin ang mga pamahiing ito. Ating laging tandaan na ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa anumang pamahiin. Lumapit tayo sa Diyos na siyang nakakaalam ng bukas at siguradong sa bawat pagsangguni sa Kanya ay may konkreto at malinaw na hinaharap tayong maaaring lakaran sa tulong niya.